pwede lang. Forever mayor ka na namin, Mayor Bico. Ay, bakit naman mo gusto maging forever mayor si Mayor Bico? Kasi talagang medyo guminhawa talaga buhay namin ngayon. Siguro kung walang pandemic, mas okay, much better. Paano kung tatakbo siyang senator? Mayor na. Ang senator, ibuboto ko rin siya. Paano pag tumakbong vice mayor? Ay, mayor lang. Paano pag, pag tumakbo na president? Ay, buboto ko rin. Ng paluwagan, ha? Ng paluwagan. Anong paluwagan? Mayor pa rin, Bico. Ay, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel. And for our today's video, ngayong araw nga ay naglibot ako sa ilan sa mga lugar dito sa Pasig City at kinausap natin ng ilan sa mga simpleng Pasigueño kung para sa kanila ba ay pasado ang unang termino ni Mayor Bico Soto. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. At para malaman nyo nga po ang buong kasagutan niyan, narito, samahan nyo ako. Salamat sa this opportunity na to, sir, sir, sa Kerr TV, yan. Maraming salamat. At least masasabi namin na maraming salamat po, Mayor Bico, dahil po sa malaking pagbabagong ibinigay nyo para sa aming mga Pasigueño. Lahat po ng mga serbisyo na ibinigay nyo para sa amin, talagang thumbs up po kami. Maraming salamat po. Sana po ipagpatuloy nyo pa po ang inyong kabutihan para sa amin, yung magandang hangarin nyo na para mapabuti pa lalo at mas mapaunlad pa ang aming Pasig City. So, unang-una, yung nabawasan din yung parang mga corruption, yan, yung mga anti-fixer natin. Yung mga dito ba, usually dati sa palengke meron? Hindi ko, ayoko namang magsabi talagang meron, pero siguro meron nga. Pero kahit pa paano, nabawasan. Kumbaga, nabawasan yung mga ganyan. Yung palakasan system, yun yung ayaw namin. Ayaw namin ng palakasan system. Kasi dapat sa bawat Pasigueño, pantay-pantay tayo. Maging nasa mataas kamang posisyon or nasa mababang posisyon, dapat pantay-pantay lang tayo. So yun yung gusto namin ipagpasalamat kay Sir Mayor Bico dahil pinromote niya yung ganung programa na at least pantay-pantay. Marami ring pinaayos dito sa amin, mas pinaganda nila, mas pinaluwag nila yung mga daan, maraming mga pinalagay na mga yung mga pasilyo-pasilyo para hindi kayo maligaw. Tapos yung health natin, anong tawag sa ganyan, para yung health safety natin, pinaano pa rin naman namin yon. Pina-practice pa rin namin. So, safe naman kayong mamili dito sa amin. Kaya, punta na kayo dito sa Pasig Palengke. Ano bang stall number ng stall nyo? Stall number ko ay 273-274. Ako si Colleen Lopez. Anong floor po ito? Second floor, Pasilio 4, RTW section. Ayan. Salamat pa. Thank you din po. We'll be right back.
ma'am? Kakabidog, Brihida. Masasabi ko lang po sa kanya is na-regular po ako sa trabaho ko. Pa-regular ka na sa trabaho? Maraming siya. After 16 years or 17 hanggang ay sa September 2, 17 years ako. Oh. Na-regular ka sa trabaho after 15 years? 17. After 16 15, years, na-regular ka sa trabaho? Apo. Yun lang ang masasabi ko po sa kanya. Maria Luz Madrid po. Ayun, si Maria Luz Madrid. Ano po ang inyong trabaho sa City Hall? Ako po ay isang sweeper. Ah, isa sa mga sweeper. Opo, okay. San Miguel. Ah, San Miguel sweeper kayo. Opo. Una-una, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil, kung hindi dahil sa kanya, yung pagiging sweeper namin, nagkaroon na kami ng dalawang araw na day off. Mas pabor sa dalawang araw na day off ng sweeper? Dati po, isa lang po. Oh. Ayun, dalawa na. Yun, okay na kami doon. Masaya po kami na nadagdagan po yung aming ano, day off. Uh-uh. Saka ano po siya, matulungin. Tapos, dinagdagan po niya yung aming salary. Ay, may additional salary ka na. Ay, very good naman. So, ngayong pandemic, kamusta yung buhay mo ngayong pandemic? Okay lang po. Nung pandemic na ano, tuloy-tuloy na naman po yung trabaho namin. So, hindi naman tumigil ang sweldo? Opo, tuloy-tuloy naman. Tapos, nagkaroon po kami ng COVID hazard. Ah, may COVID hazard pay pala kayong natanggap. Okay. Sana po, pagpatuloy na lang po yung kagandahan niyang naumpisahan. Tuloy-tuloy ang yung sanasabing pag-asa. Ay, ayun, salamat Ma'am Luz ha. O, mag-ingat ka palagi ha, pati yung pamilya mo. Bye-bye. Ilang taon na po kayong Toda driver? Almost 15 na. Ay, grabe. 15 kasi, years. Kasi nagsimula ako, mga 18 years old ako eh. Ay, iba. Okay naman po para sa akin. Para okay. Sa ang akin lang po na masabi, wala namang problema kay Mayor Vic. Ano siya, maluwag siya. Sa para sa amin, sa tricycle driver, wala siyang iniigpita para sa amin. Although kung meron man lang ano, mga talagang mga rules na dapat nasusundin sa ano, kagaya ng mga protocols ng COVID protocols. Yun, sinusunod din namin. Wala namang masabi kay Mayor Bico. Okay siya. Anong TODA pala yung hawak ninyo? SSMPSS TODA. Ano yun? Palatio, Sandoval, Palengke. Sandoval. Kamusta yung pamamasada ng tricycle ngayong panahon ng pandemic? Lalo na nung time na ipinaglalaban niya kayo na magkaroon ng tricycle, di ba, Lasher? Kamusta? Kamusta yung feeling na nung mga panahon na yon at hanggang ngayon? Okay naman, sir. Medyo nung panahon na talagang kasagsagan ng lockdown, medyo na-disappoint po kami nung sinabi na hindi pwede, no? Pwede. Pero nakita naman din namin yung appreciate ni Mayor na talaga dapat na magkaroon ng hanap boy na sa tricycle driver. Mm-hmm. Kaso sa ngayon, sir, medyo talagang pahirapan din talaga ang biyahe namin gawa ng wala namang pasok. Oo, yung iba din kasi. Tapos, sa dami ng tricycle na sa Pasig, halos lahat, kung iikuti mo nga sir ang palengke, halos lahat, talagang napakarami ang pila-pila. Mm. Saka kukunti lang talaga ang pasero. So, itong unang termino ni Mayor Vico, ano yung masasabi mo sa kanya? Okay, sir. Wala akong masasabi. Okay siya kasi para sa akin, maganda naman yung pamamalakad niya, pamumuno niya bilang isang mayor ng Pasig City.
Ah, okay. Boss, Boss Jun, tama. Opa. Maraming salamat sa araw at pagpapaunlak mo sa akin, ha? Thank you. Okay, God bless her. Ingat kayo palagi, ha? Okay. At natunghayan nga natin ang saloobin ng bawat simpleng Pasigueño. At para sa kanila nga, ay satisfied sila sa unang termino ni Mayor Vico. At kayo po muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa KIRT TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!